yung tablet. He was raising up the Ten Commandments. Okay, I'm going to entitle my sermon tonight as What Really Satisfies the Heart. Ano talaga yung nakakapunuhok sa puso natin? I guarantee hindi yung pagkain. Hindi din, kaibigan, tao. Hindi. Hindi din pera. I'm going to, kailangan natin ng pera, no? Pero I guarantee you, hindi ho makamundong bagay. Only God can satisfy this heart. Kaya may nahanapan natin ng Diyos. Ginawa kasi tayo ng Diyos para ho sa Kanya. It's like a circle with a triangle. You cannot push a circle to a triangle. Kasi yung circle sa circle lang talaga. Triangle sa triangle lang. You are created for God. Kaya na ho, I guarantee you, ngayong gabing ito, nandito kayo sa church. Hindi kayo magsisisi na kayo nandito sa presensya ni God. Masaya-masaya si God sa inyo ngayong gabi. And in your soul, you're able to touch Him. I'd like us to open our Bibles, please. One single verse, the Gospel of Luke 12:15. Yung contrast ng color, ano? Sana klaro pa din nasa likod. Okay, dito ho, sinali ko po. Babasahin ko po, pakisunod lang. Sabi ni Dr. Luke, sumulat kasi sa Gospel of Luke, siya huwi doktor, no? Si St. Luke. Sabi ko niya, and he said to them, this is referring to Jesus, take care and be on your guard against all covetousness. Pwede natin sabihin yung ano, salita, kasi pag-usapan talaga natin yan kaya gabing ito, covetousness. Laksan mo natin, sige, 1, 2, 3. Covetousness. For one's life does not consist in the abundance of his possessions. Kumbaga, yung definition ng tao, hindi yung ano yung meron siya sa kanyang buhay. Ayun ang ibig sabihin ni Jesus. Manalangin na lang tayo, mag-pray tayo, Panginoon. Binibigay namin, Lord, ang buhay ko namin sa inyo. Covetousness, ito ko yung isang kasalanan. Hindi ko po memorize ang Ten Commandments, pero kung i-check ko ninyo, mamaya pala, sa Exodus chapter 20, ang pangsampung utos, di ba yung Ten Commandments, ang ikasampu. Sabi ni Jesus Christ, sabi ho ng Diyos, thou shalt not covet, covetousness. Pero ano bang ibig sabihin ng covetousness? Very easy. Yung sobra ho nating pagmamahal ho sa mga bagay-bagay ho dito sa mundo. Anything na makabundong bagay ho, pagmamahalin mo yan yung sobra-sobra talaga. Ang tawag mo niyan sa Ingleso ay covetousness. Pera. Pagpasublahan mo talaga ang pagmamahal mo sa pera. Yung cellphone mo, kung mamahalin mo yan sobra-sobra, kasalanan mo yan. Yung pantalon mo, yung sapatos mo, yung boyfriend mo, girlfriend mo, kahit na asawa. Asawang babae, asawang lalaki, kahit na yung sarili. May mga tao na sobrang bilibo sa kanilang sarili. Akala ho nila na sila na talaga eh. Wala na hong ibang makakapag, ano po, yung makapagpantay sa kanila. Yun din, it's also covetousness, yung sobrang-sobra ba. At yun po ay hindi isang magandang bagay o yun po ay kasalanan. Amen? Paano natin malalaman, Pastor? Paano natin malalaman yung sobra yung pagmamahal natin sa isang bagay? Eh, ano lang, yung ito lang ang pagitan ng mga kapatid. Kung mahal mo ang isang bagay, ang isang tao, mahal mo ang iyong sarili kaysa Diyos, sobra na ho yan. Amen? Nakuha ninyo? Mas mahal mo pa yung mga ari-arian mo, yung bagay, o tao, o yung sarili mo, kaysa Diyos. Kasi ang Panginoon ho, ang Diyos, kailangan ho, siya ho, ang number one ho sa buhay ho natin. Amen? Okay. Balik ko tayo dito sa salita ho ng Diyos. Isang araw ho, may lumapit kay Jesucristo. At siya ho'y, ang kanyang sarili lang iisip niya, biro mo ha? Ang Panginoon, ito yung binabasa ho natin. At nangangaral ho, marami yung nakikinig. Sabi niya, Lord, sabihan mo doon yung kapatid ko ha. Yung ano namin, yung nakuha ho namin irensya galing sa aming tatay, hatian niya ako eh.
si Jesus Cristo, instead na sasagutin ho niya ng diretso yung tao, nagbigay siya ho ng talihaga. Di ba makita ho natin mula ho sa Matthew hanggang sa Gospel of John, ito yung ano, yung apat na libro, the Gospels, palagi talagang nagbibigay ng talihaga ang Diyos. Yung natural ho na istorya, lahat ho tayo in fact, yung simula bata pa tayo, hanggang malaki na ho tayo, mahilig talaga tayo sa istorya. Amen? Amen. Ganun o, kinakapture ni Jesus ang audience ng tao, pero talinghaga na may kahulugan ng katotohanan, spiritual na kahulugan. Sabi ni Jesus Cristo, may isa daw tulungan doon ninyo ako mag-Tagalog. Ano yung Tagalog sa the rich fool? May tao pa ba dyan? Amen? Sa Bisaya na, ang datong buwang, eh hindi ako nagsabi niyan, sa Bible yan. Tingnan ninyo yung entire chapter mamaya ho, sa Luke chapter 12. Si Jesus ay nagbigay ho ng talinghaga ng isang mayaman, natapwat sila mayaman, pero buwang naman. Bakit pala ang tao inabubuwang, hindi yung may glasa sa katawan? Pag siya pala ay minamahal niya ang mga bagay-bagay dito sa mundo kaysa Diyos. Isang araw to. Kasi ang sa panahon ng sa Bible, wala pa hong technology at transportation. Sabi ho, may nabasa ako na ang number one daw business ngayon, number one enterprise ngayon, kahit saan ka pupunta, Amerika man, Pilipinas man, you name any nation, one at saka two, top two, number one at saka number two na businesses or enterprises, technology and transportation. Eh yung ano, cellphone, yung TV technology ho yan. Hello? Transportation. Isang araw, pupunta sana ako ng Manila, bibili ako ng ticket. Umagbas ako kasi kinabukasan ako, sana ako lilipad para Manila. Ang ticket ko ay pumatak ng 9,734. Sister eh, isang sakayan lang ho yan patungong Manila. Sabi ko, pag-uwi pa, kailangan ko pa. So, sabi ko, siguro mga 20 to 25,000. Kinukwentuhan ko yung sarili ko, paano na ito magdating mo sa Manila, tatlong araw, walang kain-kain. Then yung ano, budget, no? So, transportation. Sa panahon ni Jesus, wala pang eroplano, wala pang TV. Amen? Pero ang uso, ang buhay ng tao, sila ho'y magsasaka. Farmers. Kaya ang talinghaga ni Jesus Cristo, may isa hong mayayaman. Isang mayaman. Nung siya'y nakapag-harvest, mag-aaw siya eh. Kasi yung nakaraang taon, ang kosecha niya ngayong ano, taon, hindi lang doble, hindi lang triple, hindi lang ano, fourfold or fivefold. Sobrang, sobrang talaga. Blessed talaga siya ng Panginoon. Alam ko ba mga kapatid, may bago ako din sa higalin sa Diyos. Hindi ito talagang bago eh. Matagal na ito mga kapatid. Pero sabi ho ng Diyos sa akin, ito ho'y i-declare mo sa mga anak ko, ito'y isabi mo sa mga anak ko, ngayon na ang kanilang takdang panahon. Sila ho'y i-bless ko na. Kailangan mo natin may pananampalataya, amen? Kaso daw natin yung kamayo natin, sabihin mo doon natin, Lord, tinatanggap ko po ang iyong mga biyaya. Sige ho. Amen, amen. Palakpakan doon natin ang mga biyaya. Patininan ko eh. Pero itong taong to, instead na yeah, mas masaya ho siya eh. Kasi pag i-bless ka ng Panginoon, hindi ikaw ay hindi maging masaya. Pero instead na siya ho'y magpasalamat sa Panginoon, ibibigay niya ho ang gloria sa Diyos, ang kaluwalhatian sa Diyos, sinabi ho niya, oh, tingnan mo, magaling talaga ako ah. Eh yung bodega ko, parang maliit na sa aking, ano, sa aking kusetsa na yung taong to. Sabi niya, ito yung gagawin ko. Ipa-destroy ko itong daan ko na warehouse. Magpapatay ako ng mas malaki para makukontain ko sa bago kong harvest. Sabi niya, ako na gunit. Ako pa. Sikat na ako eh. Talagang nangahampo ko siya. Makinigan na maiging kapatid. Ang gusto ng Diyos ay iyo at ang ating buhay. Lahat po tayo ay mabibless. Amen? Ang hindi ho maganda, ang mali ho is yung
after tayo ho na bless, kaagad nakakalimutan natin ang Diyos. Pag ano mang klaseng blessing ang nadarating sa buhay mo, maliit man or malaki ho, kaagad ho, huwag kang mag-aat o bilik. Ibigay mo kaagad ang kaluwalhatian at pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Pag nakakapasa ka sa exam, sa board, o ano mang klaseng exam yan, kaagad isabi mo kay Lord, salamat po, to you be the glory. Or else, ikaw ba'y nakapag-close ng deal, businessman ka ba? Sabihan mo ko God, Lord, ikaw Lord ang nagbigay nitong opportunity ito. Pag ikaw ho ay nakakalampas sa trial ko, sabihan mo ko God, si Lord, Lord, ang kalakasan mo ang siyang nasa akin, kaya nga nalampasan ko ang trials at ang testing ko. Huwag mo talagang kakalimutan yan. Alam ko ninyo, we live in a slippery world. Malandok eli aton mundo. Tendenes esteres, amen? May tao pa ba dyan? Pwede tayo anytime na madapa. Pwede tayo anytime ho na matumba. Dahil yung temptation ho, mga kapatid, para hindi tayo magkakamali. First thing first, dapat ang una ho natin gagawin, pag tayo ho ay nabibless, yung prayer ho natin ay ina-answered ho ni Lord. Pag anumang ma-experience natin, may breakthrough man tayo ho, mga kapatid, kagad ho, ibigay po ninyo yung pasasalamat ko sa Diyos. Huwag kayong mahiya ho na magsabi ng praise the Lord. Huwag kayong mahiya na magsasabi to God be the glory. Yung sa Facebook, huwag kayong mahiya ho na ibunye at ibugal ho ang pangalan ho ng Diyos. After all, hindi kayo ang naghahambog. Ang pangalan ni Jesus ang inahambog po ninyo. Amen? May naalala ko tuloy. Alam po ninyo, wala hong secret agent ko na Kristiyano. May tao pa ba dyan? Dino mo sabi ng isang ano, kasama ho niya. Dalawa ho sila. Ay, born again ka pala. Kasi nagtatrabaho sila ho sa isang kumpanya. Sabi niya, dalawang taon na ako ho na born again. And in 2 years ho, na ako'y nagsiserve kay God dito ho sa kumpanya. Wala talagang nakakaalam na ako po'y born again. Tayo na lang. Mga kapatid, huwag mo ikakahiya ang Lord. Amen? Wala. Sabihan niyo ang katabi mo. Sabi ko, walang James Bond sa kingdom ng God. Pag may tao kanina, magtatanong sa'yo, at kukutsahin ka, bahala na hong makutsa ho, bahala na hong mapagtatawanan, nung ka lang na ating i-deny ho ang ating Panginoon. Amen? Mawala, makinig kayo na maigi, brothers and sisters, by God's grace, mawala man ang lahat, huwag lang ang Diyos sa buhay mo. Mawalan ka man ng ipin. Tumawag mo kayo. Mawalan man kayo ng cellphone. Mawalan man kayo ng pitana. Kayo ba'y nawala na ng 1,000? Masakit-sakit yan, di ba? Mawalan man tayo ng lahat ko. Mawalan ka man ng sapatos. Mawalan man tayo ng alumano sa mundo. Huwag lang mo ang Panginoon. Kasi when God is with you are complete. Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Alam niyo ang ibig sabihin niya? Si Lord ang aking tagapagbantay at ako po ay kumpletong-kumpleto. Wala na akong pangangailangan pa ng iba. Amen? Palapagan na natin si Lord. Sabi ho ng Panginoon, sabi niya, kakain ako at iinom at mag-happy-happy kasi ano na ako eh, yung parang Diyos na ako eh. Ang Diyos, ang Panginoon, yung may likap na nakiligo sa kanya, gipit ka niya, dalunggan, hoy buwang. Nasa Biblia. Ngayong gabi ito, kukunin ko yung buhay mo. Tigok. Mikurong lang mga iksod. Wala kalihok, migahi o kwag. Kalit. Ang kasing-kasing nahimong bato na heart attack di ay. Huwag na kamata. Sunod adlaw.
Balhin la mercy. Napawitawin na. Ate, nakakaintindi po kayo ng Bisaya. Ngayon, namatay ho, huminto sa pagpindig yung puso niya yung nagiging bato. Pero po, wala hong tao pwede makapaghambugo sa kanya po na ano. Wala, tayo po eh, walang ano, wala, hindi tayo may ari ng anumang bagay. Yung damit mo, yung krilos mo, yung pantalon mo, yung sapatos mo, lahat po yan, galing yan sa Diyos. Pinapahiram yan ng Panginoon. Kahit nga yung hiningaw natin, buhay natin, po'y galing sa Diyos. Amen? Kaya kung anytime kukunin ito ng Panginoon, hindi tayo pwede makapagsabi, Lord, wag mo na. Hindi na nangyari sa tao. Kaya na, si Jesus Cristo ay gumawa ho ng isang konklusyon. Pwede natin basahin, ha? Sige, 1, 2, 3. And He said to them, take care and be on your guard against all covetousness. For one's life does not consist in the abundance of his possessions. Tayo na'y magbantay. Bantayan to natin sa lahat ng panahon. Yung mga puso natin sa mga sobrang pagmamahalo natin sa mga bagay-bagay sa mundo. Sapagkat ang tunay na buhay, yung buhay doon natin, ay hindi ho nababase sa anumang meron tayo. Di ba? Sa school natin, depende yan sa anong suot mo. Nakikita ho yan, di ba? Depende yan sa school kung saan ka nag-aaral. Tinitingnan yan kung ano ho ang cellphone mo. Kung ang cellphone mo gani, 5110. Ano ba 5110? Di ba may mga school, tinitingnan yan. Kasi ang inho, kailangan ho, ano ho, yung iPhone talaga. Mula ho, iPhone 5 hanggang iPhone 7. Kung ang iPhone mo is below iPhone 5, wala. Out of the kulang mo, ano yun? Out of the circle ka. E-poor ka. Nakakadiri ka. Depende din yan sa baon mo. Di ba? Sino nakaka-relate yan? Ang baon ng isa ho, 500. Ang init, aircon yan ha, ang init ho. Pinapalabas yung 500 ho. Kasi, ano, baptist pa. Apat pa ng ano, school day. So, pinapalabas din naman 500 ho. Init ho. Kasi, apat na araw, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. So, 2,000, no? 500. Isa po, no? Gawas po siya. Ay, init pala dyan. At dito, mas mainit. Apat na tag 1,000. Ikaw, magkano yung magkano yung ano mo? Yung pinapalabas mo yung apat na 5 peso. hindi ho sa ano yung mga bagay-bagay meron tayo mga kapatid. Amen. For one's life does not consist. Kaya na makontento tayo mga kapatid. Si Lord ang bahala sa atin kung ipagkakaloob ng Panginoon, bigyan ko ng sapatos. Pagkakaloob ng Panginoon, bibigyan ka ng relos. Pagkakaloob ng Diyos, bibigyan ka ng sasakyan. Pasasalamatan mo ang Lord. Siguro may mga prayer tayo, pero huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba ho, mga kapatid. Kasi sabi ni Jesus Christ, for one's life does not consist in the abundance of His possessions. Amen? Ulitin ko lang ho, mga kapatid. One, basahin na natin. Two, three. Covetousness cannot satisfy our hearts. Hindi ho nakakapulo sa puso ho yung sobrang pagmamahal ho sa bagay. Ay, hindi nga, no? Meron ang tatlong katotohanan na isi-share ko sa atin ngayong gabi ito para matanggap talaga natin ang salita ho ni Lord, no? Unang-una, ho, alam ba natin na ang covetousness, ito ho ay isang uri ho ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatry. Pagsamba ho sa Diyos-Diyosan, hindi yung ano, nagsisindi ka ng kandela at saka may
Ano ho? Isang estatua at saka binabaw daw mo, binu-worship mo, eh, totoo yun. Pero may another meaning pa ho. Alam mo ba, pag sinasamba ng isang tao, ano to? Pag isang tao ay covetous, nagko-covet ho ang tao, siya ho ay nagsasamba, parang nagsasamba ho sa Diyos-Diyosan, siya ho ay idolater. Pakibigyan ko kayo ho ng mga basis ha, galing mo sa Biblia. Sa 1 Timothy 6 verse 10, pwede natin basahin lahat? Sige daw, 1, 2, 3. It is through his cravings that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many paths. Kaya na sinabi ko kanina, yung ano yung bagay na binigay ng Panginoon sa'yo, pumahalin mo. For example, pag bibigyan ka ganyan nilo ng cellphone, aayusin mo ng maigi, huwag mo naman itapon-tapon ng parang football, hindi pala, basketball. Hello, amen? Yung, may nagbigay sa akin ng bag, ganda ho. Yung bag ko, yung binigay ko yun, nagbigay sa member ng church. Nasa silupin, hanggang ngayon, nilalagay ko pa sa silupin, hindi nagdahandaan sa likod para simbahan ng itong bag na to. Para pag-worship lang. Kasi, ang nagbigay niyan, mahal ako eh. Parang appreciation yun, pastor, mahal ka namin. Kaya nga, minahal ko. Pero yung sobra-sobra ang masama ko, mga kapatid, amen? Di ba, pag may bago tayong damit-damit, no? Hindi talaga natin yan kumanginday sa bahay. Hindi si Inday ang nag-kumukusot niyan. Hindi rin si Nanay, ikaw din. Ay, na, oo. Tsaka hindi sabon yung Ajax. Ang sinasabon mo sa damit mo is yung sabon mo, yung ano, yung ano din yung sabon ngayon? Last, may last ko ba ngayon? Safeguard! Anong color na safeguard mo? Yung pink! Ah, lumot kayo, no? Allah! Kasi bago, kasi yun, bench! Ano ba? Molecule! O Levi's, original Levi's! Okay lang yan! Pati yung pera! Pera kasi pinag-usapan dito. Sino namang tao hindi nangangailangan ng pera? Kailangan natin ng pera, di ba? Paano tayo kakain? Paano tayo bibili ng mga gamit natin? Ang sinabi ni Lord, for the love, yung love dyan, extreme love, yung sobra-sobrang pagmamahal ho sa pera, ito daw ang siyang ugat ng lahat ng masama. Gaya ba ni Judas? Sinong mag-aakala sa kanila ho? Bukod kay Jesus, na si Judas ho ay magta-traidor ho sa Panginoon, di ba sa 12? Sino bang pinili ni Jesus na magiging treasurer ho sa kanilang offering? Si Judas. Pero sabihin ng Bible, simulat sa pool, si Judas talaga, ano yung offering na kinukuha pet niya eh? Sa 20-20 lang yung tumamamalayan ni Lord. Pero kitang-kita pala ho yung ng Diyos. Alam ko ninyo, wala hong mga bagay-bagay na nagtatago sa mata ng Panginoon. Kitang-kita ho lahat eh. Amen? So ano nangyari sa kanya? Biro mo, tatlong piraso lang ho ng plata. O 30 pieces, tatlong pong piraso ng plata. 30 pieces lang of silver, ibinenta ho niyang Panginoon. Pag-ibig ho sa pera. Paano mo malalaman pala ang tao, mas mahal niya ang pera kaysa kanyang sarili? Mas mahal niya ang kanyang mas mahal niya ang pera kaysa kanyang pamilya, mahal niya ang pera kaysa Diyos. Okay, number one, no? Yung sa sarili. May mga tao na hindi kumakain, basta lang makakita ho ng pera. Masama ho yan. Kasi paano mang gagawin mo? Meron ka na hong 3 milyon sa bangko, pero yung sabi ng doktor, kasi wala kang kain-kain, kaya mag-breakfast, mag-lunch, mag-dinner. Kaya mga kabataan, hindi ka ninyo naiintindihan yan. Salamat sa Panginoon, pinapagaling ni Lord yung hyperacidity ko. By the way, sino may hyperacidity? Pray niyo, Lord, papagalingin ako.
kumain, sabi ng Lord sa akin, kumain ka ng kamote. Breakfast, lunch, dinner. Mga ano siguro yung tatlong simana, yun ang kinakain ko 4 times in a week. Thrice lang ako kumakain sa isang simana o ng kanin. Eh talaga, magbibisita ka talaga sa CR ilang beses. Pero yung asin mo, nandiyan ko yung ano, nahugasan doon. Sa, dahil sa kamote, yun ang ginamit ni Lord. Hindi ko kumakain ho ng gusto, kaya na nagkaka-ulcer. Yun ho, mahal ang pera. May tao ka ho ba dyan? Sabi ng doktor, yung bituka mo, dapat ganito kahaba. Ah, may butas-butas, ganito kahaba. Kaya putuli natin, ganito na lang bituka. Hello, amen? Ano gagawin mo sa 3 million? Kaya na, mahalin mo yung katawan mo sapagkat ang katawan mo ay temple ng Holy Spirit. Matulog ng maaga. Amen? Huwag matulog yung... Okay, sana pag matulog hanggang alas 3 ng madaling araw kasi nag-i-study. Hello? Sabihin mo yung katalino, sabi mo, hindi ako yun. Oh. May iba naman ho, mas mahal ho ang pera kaysa pamilya. Nung isang araw ho, I don't know anong nangyayari ho sa Sambuanga. Kaya, in-advise ko kayong mga kabataan na, especially yung mga kababaihan, uwi kayo ha, ng maaga. Ito yung pangalawa na nangyayari. Nagulat ko ang nanay, sanay na kasi hindi umuwi yung anak babae. 2 araw kasi yan, hindi lang sa Ibigan. 2 si manay hindi umuwi. Yung nanay matanda na, umiyak ng umiyak talaga nung nakita ko sa television. Yung anak pala niya, hindi nakauwi kasi patay na. Ni-rape. Yung ulo ko ay inuntok sa padero. Sinunog ang katawan. To the extent ho, na hindi na ma-identify ng sino ho yan, sino ho yung ano, kakao. Amen? Higit sa lahat ho, mga kapatid, ang pangalawa ho ay ating pamilya. Kaya ho, mahalin natin ang ating pamilya higit pa sa bagay. May tao ba dyan? Ang Diyos. Kailangan ho, ang Diyos mahalin natin kaysa bagay. Amen? So, sabi ni Jesus Christ, sabi ho ng Diyos, huwag pasobrahan ang pagmahal ho sa pera. Amen? In Matthew 6:4, sabi ni Jesus Christ, no man can serve 2 masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Sabi ni Jesus Cristo, hindi daw pwede nagdalwa ang ating Diyos. Sinasabi ng tao, mahal ko ang Panginoon, pero mahal ko din ang mammon. Mamayang gabi, i-google ninyo anong ibig sabihin ng mammon. Di na, mammon ha? Mammon. Ang mammon ho mga kapatid, ito ho ay diyos-diyosan ho sa pera. Di ba mga tao, pag mawala yung pitaka, sinong santo pinatawag? Doon, sa panahon ni Jesus Cristo, ang mga Griego, pag nangangailangan sila ng pera, sila ho ay nag-worship ho sa isang Diyos-Diyosan ng pangalan ho ay Mammon. Ang Mammon ho ay isang demonyo. Kaya nga pag sinasamba yung pera, sobra ho, ano ho, yung pagmamahal ng tao sa pera, kahit wala siyang santo, sinasamba niyan, Mammon. Gusto lang ako, dili, Mammon. Hello, amen? Pangalawa ho, may tao pa ho ba dyan? Okay ho. Pangalawa ho, mga kapatid, God's warning, we must heed. Nagbibigay ho ang Diyos ng babala. Kailangan marunong tayong makinig. In 1 John chapter 2, verse 15, pwede ho natin basahin? 1, 2, 3. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sabi ni Apostol Juan,
Sino yung nagmamahal sa mga bagay-bagay ito sa mundo? Siya ay kaaway ng Diyos. Kasi wala namang sino mang tao na nagsasabi, mahal kita Panginoon, pero yung mga bagay dito sa mundo, sobra-sobra akong minamahal. Kaya na ako mga kapatid, makinig kayo. Kung may tao man na dapat kong masaya ngayong gabi ito, dapat ikaw yun. Kasi ngayong gabi ito, hindi ko masyadong mahapak yung simbahan natin. 90 minutes lang ho, nagsisimula ho tayo 5:30. Magtatapos tayo ho, exactly 7 o'clock. 90 minutes lang ho. Kahit hindi masyadong mahapak, pero itong bagay na ginagawa ho natin, kumakanta ho tayo, tinataso natin yung kamay natin, nagbabasa tayo ng Bible, nananalangin tayo, nakikinig ka ngayon sa salita ho ng Diyos. Sinasabi mo ang Panginoon, pinukuwi mo ang Diyos. Sinasabi mo kay God na mahal mo ang Panginoon. And you know what? Masaya ang Diyos sa buhay mo ngayon. Kaya na ho, kailangan ho, handa ikaw sapagkat I know, i-bless tayong lahat po ng Panginoon. May mga inaasap tayo sa puso natin, may pinagpipray tayo, ibibigay ko yan ng Panginoon. Naalala ko tuloy. Dami yung pumunta na ho sa church, nagpapapray. Pastor, kahit hindi yung member ng simbahan, exam kasi namin, tatlong araw ngayon, pagpipray mo kami, Pastor, na magkakapas ang Pastor, ho? Allah, sige, pray din. Lord, alam po ninyo, pag nananalangin talaga tayo, dinidinig tayo ng Lord, kakapasan ako. Sa nagkalupa, ala eh, saan man yun si, ano, si brad, si sister, di ba pinag-pray na natin yun, makakapasan, nakapasan naman yun. Saan naman yun? Ay, nakakalimutan na, kahit na magtakpo doon sa ano, sa baba, kahit magtakpo doon sa ano, sa KCC. Parang hindi na tayo kilala. Yung, di ba, yun ang pinag-pray natin? Yung tumitingin lang na ano? Hello? Pastor, pag-pray mo ako na magkatrabaho, ha? Eh, nakatrabaho na. Ano yun? Kalimutan ng Panginoon, nakalimutan na si Lord at church, nakalimutan na ho yung, iba no, yung sino ho nag-pray? Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, by God's grace. Hindi ko gagawin yun. Sige, sabihin mo ko, katabi mo, sabihin mo, hindi ko yun gagawin by God's grace. Si Ara ba? May ba? Kay Balong Gatay, si Ara? Amiga mo ni Ara, friends? Si Ara ho, tatlo silang magkakapatid. Tatay ho, Maritz. Ang nanay, kailangan kita para mataguyod, tatlo silang nag-aaral. Ano noon? Maglalabaga, gagawa ho ng ano, ng cake, magmamanicure. Lahat ho, ginagawa ng nanay. Para lang mataguyod ho, ang mga anak. Kasi yung si Ara, nag-aaral ng nursing. Si Andy Mark, engineering. Yung pangatlo ho, nag-HRM. Ang tatay, ano lang eh, ang Marines, tapos may mga ano pa, loans pa. Sa awan din sa pagtapos ng mga bata. No, ngayon si Ara, di ba, last year umuwi siya galing sa Saudi. Masaya talaga kasi 4 years siya, Sister Eds. Kauwi siya, pero gusto pa niyang ano, makapagtrabaho ulit. Nag-apply siya sa Qatar. Isang taon talaga ang hinintay ko. Pinag-pray mo natin na siya ho'y makuha ako sa trabaho. Sa awa ho ng Diyos, nung Martes ho, nirelease ho yung kanyang may visa na ho at may plane ticket na ho, aalis siya ngayong Mayo a onset. Masaya-masaya talaga si Ara. Si Ara, kahit ilang taon siya sa Saudi, hindi talaga nakakalimot sa church. Sinasabihan ko siya, anak, binibigayan ng Panginoon sa iyo sapagkat ano eh, nakita ni Lord yung heart mo. Sabi ko sa kanya kasi mag-29 na pala yung kabataan. 29 na ni si Ara at itis. Ikaw nga, Day, baka pagbalik ni mo, Day, tingin mo na ka kay mama ni mo, Ma, mag-asawa na ako, Ma. Kapats mo ba, Day, Reds? Si Ara, mag-asawa na ako, Ma. Ikaw, Day, ako ang pastorhan na magkakasal sa inyo, ha?
gusto ako talaga. Ating magpagusto. Masaya ba? Patingnan ba ng mga kabataan natin? Si Ara nagsisimula, 17, 18, 18. Si, si Ati Lamlam, 17, 18 din na nagsimula ng si church. Si Ati Lamlam ngayon, 3 months ba, ladies? O, tulo ka bulan na. Sister Reds, tulo na kabulan si Ati Lamlam. Ang saya ko, maganda ko. Ako ngayon, pastor lang ninyo ho. Masaya kong tingnan ho na mga miyembro nagsasaksi sa buhay, mas pakaya ang ating Panginoon. Lagay ko ninyo yung dalawang mga kamay ko ninyo sa puso ninyo. Sabihan ko ninyo na, Lord, ako po'y nananampalataya na magsasaksi ako sa buhay ko po. Amen. Palakpakan lang natin si Lord. May isang hari, ang pangalan niya si Uzziah. Uzziah, who was holding an incense burner, became furious. But as he was standing there raging at the priest before the incense altar, the Lord's temple, leprosy suddenly broke out on his forehead. Leprosy. Ketong. Nakakita na kayo ng tawa na may ketong? Leprosy. Si Uzziah daw, ang kutis niya, kutis. Balat ano, yung firstborn, yung bagong panganak. Nagamit siguro chinchonzo. Nagalit ang Diyos sa kanya. Kasi lumaki ang puso. Lumaki mo yung ulo. Nagiging yung... Sabi niya, sino ba kayo? Kasi siya ay nag... burn down ng incense sa loob ho ng temple. Hindi siya pare eh, hari. Dapat ang mag-burn sa incense, pare. Yung sa Old Testament to, nagaling kayo ng Diyos doon daw sa loob ho ng templo. Mula ho sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, nagkaroon ho siya agad-agad ho ng ketong. Naging puti daw yung buong katawan niya. Ketong, hindi yan sakit ho sa balat. Ketong sakit po yan sa dugo. Nagalit ang Diyos sa kanya. Kasi ang nangyari sa kanya, sobra ho ang bilin niya sa kanyang sarili. Kaya dapat magiging warning. Amen? Yung salita ho ng Diyos, dapat magiging warning. Ang pangatlo ho, and I'm almost done, all of us are susceptible. We need the grace of God to hold us. Lahat po tayo, mahina po tayo lahat eh. May mga limitasyon tayo. Pwede mo, anytime, tayo din ay mahuhulog ho sa tentasyon, sa kasalanan, kasi wala akong magaling eh. Amen? Di ka pwede magsabi, hindi ko mahulog sa kasalanan, kasi, kapatid ko! Si Superman, pinsan ko si Batman, at saka ano din, tiyuhin ko si Spider-Man. Ano yun? Spider-Man. Sinabi ko yan noon, nagbibenta pa kami ng Diyos, ako po'y na basaho ng ulan. Sabi ko yun ni Ate Delia ninyo, o yung tricycle rider, sir, basang-masayon kayo sa ulan. Sabi ko sa kanya, try na ko yun kay Ate Delia. Baka lalatating kayo, sir, kasi basang-basayang mo sa ulan. No. Huwag kang mabahala, no. Sister Delia ba yun? Ate Del, Sister Del, huwag kang mabahala. Kapatid ko si Superman. Alam ko ninyo, nasubukan ko pala, Diyos, nagalit ang Diyos sa akin. Kinabukasan ang taas ng lagnat ko. Kaya na nun, huwag ninyong gamitin niya, isang joke-joke lang. Kahit joke-joke lang, nasasaktan ng Diyos. Kaya na, pwede mong sabihin, by God's grace, kaya ko to. Ako pa! Kalimutan ka na ka, alala ko si Jason, kakabot ko ni Jason nung noon. Ako pa! Hindi na kakita si Jason ka na, ako pa. Naguhulog sa yung sa manhole, yung
Yung ano ba, yung sa daan, di ba, yung inbornal, yung manhole, minsan may naku, ano, kinukuha nila yung takip. Hindi nila makakita ang gabi, yun, no? Tulog! Kawawa talaga si Kuya Jason. So, kaya na, kailangan natin ang grace ng Lord. Taso natin yung kamay natin. Sabihan natin si Lord, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Amen. Yung pagunang gising mo sa umaga, sabihan mo kagad si Lord, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita sa buhay ko. Okay? This is the last verse sa Mark 4 verse 19. Tapos ito eh. Number one, the cares of the world. Deceitfulness of riches, number two. Number three, the desires for other things. Enter in and choke the word, and it proves unfruitful. Ito yung dapat pamantayan natin. Yung cares of the world, worry, deceitfulness of riches, yung pagmamahal loob sa mga bagay-bagay, and desires of other things, yung ano, yung kahit ano-ano yung ginugusto mo, kahit ikalooban mo ng Diyos, ito daw ang mabantayan natin kasi sapagkat ito daw ang mag-choke sa atin. Ano ba yun sa Tagalog ang choke? Asikuga ba? Ayun, sumasakal sa atin. Kaya na hindi tayo nakapagpak, hindi tayo nakakalag. Ayun, hindi tayo lumalago sa ating pagsiserve kay God. Intindihan na natin ang salita ng Diyos ngayon. Amen? Maririto ngayon, mga kapatid. Pasa natin dalawa natin kamay. Mananalangin ko tayo.